So what's up mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Wala nang patumpik-tumpik pang mga bro. Magpapalit tayo ngayon ng ayan, flange hub. Tapos meron naman tayong customer agad, yaka umpisa pa lang natin. Meron naman tayong So ayan mga bro, bali magpapalit tayo ng flange hub. Tapos ayan, yung rubber damper. Kaya yung sinabi ko sa inyo dati. So at bago natin umpisahan mga bro, Bible verse muna tayo. Ang Bible verse natin ngayon araw ay nakasulat sa Roma 13:10. So ang sabi dito, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Yan yung pag-ibig mga bro. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. So yan yung ating Bible verse. Siyempre bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa akin channel at kung mahilig kayo sa maganitong video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Wasak pala. And hit the notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong mga videos na i-upload. So bali mga bro, ito yung papalitan natin, yung ating DL. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung issue niya, ayan o, sobrang alog. Mahirap yan mga bro, baka tumalon yung sprocket, ay yung sprocket, yung kadena. Tapos, madilim. Yung bolt niya, naputol yan, naiwan sa loob. Kaya papalitan natin yan. Tapos, ayan yung, kanino ba motor yan, pangit ah. Yan, dito muna tayo. So ang gagawin natin dyan mga bro, ang problema nga yung mga gamit ko nahiram ng ating kaibigan si paring Abner. Asan ka na? So kailangan nyo lang ng size 17 dito, tapos sa kabila 14. Tatanggalin natin yung bolt na yan mga bro para mabunot natin yung ating rear axle. Siyempre sa pagluluwag, counterclockwise. Basic na basic lang. So, pagkatapos natin mga bro matanggal to, pwede na natin yan mabunot yung axle. Yan. So ayan mga bro, kung nakikita nyo, natanggal na natin yung axle nya, no? So, pwede na natin mabunot to. Ano sabi? Ay, dumi. Huwag tayong patungan mga bro. So yun yung ating tatanggalin mga bro. Ito yung ating papalitan. Ayan. Ito. So yung tinatawag mga bro na flange hub. Flange, flang. Hindi ko alam kung anong tamang pronunciation. Flange hub, flang hub. So ayan mga bro. So bali, ayan. So bali dalawang tornilyo na pala yung natanggal. Tapos naiwan talaga sa loob. Ayan o. Naiwan sa loob yung bolt nya. Di ba? Kasi pwede naman ito mga bro, ipapamachine shop. Bago natin ibalik mga bro, palitan muna natin yung rubber damper. So ito yung tinatawag mga bro na rubber damper, dun sa mga nagtatanong. Tapos dun sa mga nagtatanong kung ano yung pwede ipalit dito sa DL150 mga bro, pang Honda Dream or C100. Kaya siya po dito sa DL. Yan. Yan. Tapos linisan muna natin. Bagong bili mga bro, bali pang C100 yan o. Bili ko dito mga bro, baka magtanong kayo, 80 pesos lang bili ko dito eh. Mas maganda sana yung kulay brown, mas matibay, kaso wala silang available. Ang problema nito, kailangan natin tabasan, ayan o, yung mga ano eh, excess. Excess.
Yung pinalit pala natin mga bro, ayan. So 34th siya. 34th, tapos ito yung nabili natin is nasa 36. So madami to ng dalawang ngipin. Ibig sabihin mga bro ng 36 teeth, ibig sabihin 36 na mga ayan, yung mga teeth. Yun ya, teeth. Tapos ito 34. Wala, pangit na oh. Ba. Oh. Ngayon mga bro, pwede na natin ibalik to. Ito pala yung caliper natin, palitan na rin kaya maingay yung ano. Mas maganda yung buong caliper. Pero wala pa tayong budget mga bro. Yung brake pad niya, palitin na rin yung brake pad niya. Siguro yun yung isusunod natin pag nagkaroon tayo ng pambili. Ngayon ikakabit na natin mga bro. Problema, wala pala akong grasa. Grease. Mas maganda mga bro kung meron tayong grasa. Wala eh. Abutan tayo ah. Kasi mga bro, kinukondusin natin tong motor kasi hihiramin pa kumaka to ng ating kaibigan. Pupunta na gumaka. Kung nakita nyo mga bro, naipasok na natin. Pagpasinsahan nyo na kung hindi ko na pinakita sa inyo mga bro. Madali lang naman yung gawin. Pagpapasok. Kung nahihirapan kayo mga bro, pwede naman kayo magpatulong, di ba? Basic lang. Ayan. Tapos yung lock. Lock natin yan. Tapos sabangan nyo mga bro, papalit tayo ng ano nito. Caliper. Siguro sa sunod na linggo pagdating nito kasi sa Sabado hihiramin to pag umaka. Masa na yung Lazada? Yan. Siyempre mga bro, bago nyo higpitan yung ayan, yung bolt sa axle ay kailangan nyo munang makuha yung tamang tension ng ating mga kadena. Diba? Kung nakita nyo masyado maluwag, so higpitan lang natin tong adjuster nya. Pagkatapos yung mga bro na ayan, nakuha nyo na yung tamang tension ng kadena, pwede nyo nang higpitan yan. Tapos kung mapapansin nyo yung gap dito sa flange hub, no, mayroon siyang gap. Kasi mga bro, bago yung rubber damper, masikip pa siya. Pero pag sinikip pa natin yung bolt na ito, yan, sisikip din yan. Ganun lang mga bro, kasimple. Pagpapalit, kasi ipapagawa nyo pa yan sa iba, patay na naman, magbabayad na naman kayo nyan. Bale mga bro, marami naman akong tutorial nito. Pwede nyo panoorin. Ah. So ayan mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Maraming maraming salamat sa panonood at sana nakatulong sa inyo yung video na ito. So ride safe mga bro.